Nasusuga ko lang po yung sinabi ni Pastor Ray na yung nakatingin sa salamin. May pangyayari po na humarap, umagang-maga pag nagising niya humarap sa salamin, napasigaw siya sa takot. Napag-isip niya, sarili niya pala yun. Wala ako sinabi ha. Alam niyo po, ang kanina po nung pupuri tayo sa Panginoon Diyos, sabi ko, Panginoon, talaga napakabula ka kasing buti talaga sa aming buhay. Sa kabila ng mga pagsalangsang, kapusan natin sa harapan ng Diyos, kahit kailan, lagi po sinasabi, hindi inuurong ng Panginoon Diyos ang kanyang kamay sa atin. Ano po ang pinakamatagal na sa oras sa inyong buhay? Sa loob ng 24 hours, sa loob ng 24 oras, ano ang pinakamatagal? Ha? Hindi, may pagtulog yun, ganun din yung kagabi, ganun pa rin yung oras nun. Facebook. Tama yung sabi ng isang kapatid, ang pinakamatagal na oras sa ating buhay, hindi naghihintay ka. Maghintay ng reply. Maghintay ng reply, ito po yun. May sinin ka ba? Wala ka pa lang sinin. At minsan po sa ating paghihintay, eh, kung ano-ano na lang po ang pumapasok sa ating isipan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang ganito. Kayo ba ay nagkaroon ng pagkakataon na hinintay nyo ang Diyos na gumawa ng isang bagay o maraming bagay sa inyo? Ngunit ang sagot ay wala o hindi. Bagos ay katahimikan. Waiting makes us think that we are not understood, that our needs are not seen as important. Kasi minsan po, pag tayo nananalangin sa Panginoon Diyos, may hiningi tayo sa Panginoon, pag hindi tinutugon, ang sabi na kagad natin, ay, siguro wala akong halaga sa harapan ng Diyos. Hindi siguro ako mahal ng Panginoong Diyos. Ito po ang unang implikasyon ng ating buhay. Pag tayo, lalo pag may mga hiningi tayo, napaka, may bang priority, yung pangailangan, kala yung bayaran niya yung siskulahan, tapos wala kang may pabalala, Panginoon, nasaan ba yung pangako mo? Ito po yung karaniwan na dumarating sa buhay ng isang tao pag may hiningi sa Panginoon Diyos, tapos ang sagot ay katahimikan. Gaya nyo, napakatahimik nyo ngayon. Delays can make us retreat back to our failures and fears. There are those times we may bother, it is not worth it. Minsan po, dumadating po pagkakataon na tayo ay nagsasawa na rin. At minsan naman, sa mga panahon na yon, tayo ay natutoksong give up. Ayaw ko na. Kasi hindi naman tinutugon ng Diyos ang aking panalangin. Minsan gusto talaga natin umurong. Dumadating po yan sa buhay natin. Wala pong exemption dyan. Kapag mahinilig tayo sa Panginoon Diyos at hindi agad tinugon ng Diyos, marami tayong iniisip. Isa na dyan yung ayaw ko na. Titigil na ako. At lalong mahirap kung ang pag-antala ng kasagutan ng Diyos ay nasasanggot ang buhay ng isang pinakmamahal niya sa buhay. Halimbawa, may nangyari na hindi inaasahan na na-ospital, tapos wala kayong maipadala. Humingi siya pang Diyos, wala rin dumarating. Lahat na lang na tao nilapitan mo, wala rin. Ano ang nagiging reaksyon natin? Di ba maraming pumapasok sa isipan natin? Bakit kaya ganito ang Diyos? Pag-usapan natin ngayon ay dealing with divine delays. Silence po. Bakit nga ba minsan ay tahimik ang Panginoon Diyos sa ating buhay? Lagi naman sinasabi natin sa ating panalangin, Panginoon, hindi ka bingi o pang hindi mo madinig ang aming panalangin. Pero bakit walang sagot? Kung pagkasanay, wala man ng pahaging ang Panginoon Diyos. Sa teksto po natin, babasahin po natin ang John 11:14. Then Jesus said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Sabi sa Tagalog po, sinabi sa kanya ni Jesus, na kung mananalig, di ba sinabi ko sa iyo na manalig ka para makita mo ang kapaluwalatian o kadakilaan ng Diyos? Tayo po yung manalangin.
Panginoon at aming Ama, salamat po sa kabutihan niyo sa amin. Pinupuri ka po namin, Panginoon Diyos. Tunay nga, Panginoon, na sa kabila ng mga katahimikan, Panginoon, pag kami nanalangin, naghintay kami ng kasagutan niyo, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon, sapagkat meron kayong tamang panahon, meron kayong tamang kapamanaanan. Panginoon, kayo ang marunong sa lahat, suma sa lahat. At Panginoon, nagpapasalamat po kami sa kabila ng lahat, Panginoon. Nariyan kayo sa aming tabi. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin yung pinasalamatan sa pangalan po namin, Panginoon sa Kristo. Amen. Okay. Dealing with divine silence o divine, yung mga delays ba? Yung pag nanalangin tayo ay ano ba? Tatlong taong ko na pinapanalangin ito, bakit hindi pa tinutugon ng Diyos? Ang tema po natin ay believe and you will see. Ang mundo po ng mundong ito ay to see is to believe. Ang sa Diyos naman ay believe and you will see. Amen po ba? Amen. Kailangan natin manalig sa Panginoon Diyos. Makikita po natin ito ang karaniwang nakikita natin sa taong may hinihintay o naghihintay. Panay ang tingin sa relos. Tayo mga Kristiyano, panay naman ang tingin natin sa Biblia. Kung tinitingnan natin ang Biblia. Alam niyo po ba na ang survey ngayon ay ang survey ngayon ng mga marurunong ay gabi-gabi nagbubukas tayo ng Facebook. Totoo po ba hindi? Gabi-gabi hindi naman natin binubuksan ng Biblia. Totoo hindi? Totoo. Eh mabuti pa yung Facebook eh nabubuksan yung Biblia hindi. So ito po yung larawan ng isang tao na siya po ay may hinihintay o naghihintay. At nakakaramdam na po siya ng pagkainip. Sa talatang una hanggang tatlo, sinabi po dito na ito pong mga magkakapatid ay meron po silang kahilingan sa Panginoong Diyos. Ano po? Ang sitwasyon nila ay may hiniling sapat sila sa Panginoon Diyos. A certain man was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary and his sister Martha. Sila po ngayon ay sa isang sitwasyon na hindi rin maganda. God's desire is that we call on Him. Ito yung paghahanap natin sa Panginoong Diyos. Ang nais ng Diyos ay hanapin natin siya palagi. Hindi yung kailangan tayo may panahon tsaka natin hanapin ang Panginoon. Hindi. Hanggat maaari, palagi po nating hanapin ang Panginoong Diyos. Therefore, the sister sent to Him saying, Lord, behold, he whom you love is sick. Ang tinutukoy dito ay si Lazarus. Panginoon, ang pinakamamahal po ninyo ay may sakit. Ginawa na nila ang harapan nilang gawin. Nagparating na sila ng pasabi sa Panginoon. Pero bakit parang tahimik pa rin? Parang walang sagot. Ito pong anak ko, bunso ko pong anak yan. Buti lang ba na sama? Yung isa ko pong anak na lalaki, 2000, year 2000, katatapos ko lang mag-preach sa Carlton Hotel, pababa na ako, papunta na ako ng basta. Nakatanggap po ako ng tawag. Yung isang anak ko pong lalaki, habang nag-almusal, sumubsob-sob sa kanyang kinakain ng plato. Nag-aapoy sa lagnat. So madali sabi, tinakbo sa PGX. Mag-from Batangas sa PGX, tinakbo po yun. Ang findings po ng doktor ay meningitis. Tanong ako sa Panginoon, Panginoon, hindi pa sabi mo mahal mo ako, mahal mo kami lahat, bakit tinayaan yung magandang mangyari sa anak ko? At kinagatagotan ko po doon, yung sabi nga po nila, yung mga kamay ng anak ko ay nagbingkungan lahat, pati yung kanyang paa, hindi na po tuwid. Pagkatapos po noon, nananalangin doon, nalalangin po ako sa basta, Panginoon, bakit? Bakit nangyari sa amin ito? Bakit niyo pinahintulutan sa amin ito? Ang sagot ng Panginoon ay ganito rin yung sinagot niya kay Martha at kay Lazarus. When he heard this, Jesus said, this sickness will not end in death. No, it is for God's glory
so that God's Son may be glorified through it. Ganun din po ang narinig, malinaw pong pinarinig sa akin ng Panginoon Diyos. Hindi mauwi sa kamatayan ang sakit na iyong anak. Pinangawakan ko po yun. Doon sa upuan ng sarapan ng GPO, umiiyak po ako. Panginoon, pinangawakan ko, pangako niyo na hindi mauwi sa kamatayan ang sakit na ito. Nung pag-uwi ko po, inalam ko yung ganyan, sabi ng misis ko, kasi yung mga anak mo, pag nakakita ng bola, alam mo, nakakita ng diamante. Ang taas sa sanandal ka, diba, nagbabasketball pa. Bakit na ba ang mga tao na pag nakakita ng bola, alam mo, maligayang-maligaya na sila. So, ganun po nangyari sa anak ko. Madali sabi na, pagpaiksin na natin, gumaling po yon. Gumaling na po yung ano ko. Inuwi na ng anak yung misis ko, inuwi na sila sa, ano, sa Gatsalyan, sa bahay ng kapatid ko. Nagliligpit na sila dahil pauwi na ng Batangas eh. Ngayon, yung bunso kong anak, nagliligpit ng damit, nagtitiklop, nilalagay na sa bag. Habang nagtitiklop po siya ng damit sa bag, siya naman ang sumubsob doon sa bag na pinaglalagyan ng damit. Tinakbo siya naman yung tinakbo sa PGX. Pagdating ko sa PGX, sabi ng doktor, "O, misis, kanina pa kayo dapat wala rito, ba't nandito pa kayo, ano bang nakalimutan nyo?" Sabi ng misis, hindi po doktor, yung isa ko namang anak may nangyari ng ganito. So, dahil sabi, ganun naman nangyari, findings, meningitis din pala. Yung pala, ay ang utak pala noon ang inaatake ng sakit na yon. Pati pag-iisip, pati lahat, galamay ng mamay, ano, nakakapangilabot kayo sa loob ng bahay, ayaw nila pag-usapan ko yung sakit na yun. Kaya pag binanggit ko yun, tumutulog doon nila. Kasi nalaman, sinabi pa ng doktor na iwasang idikit ang ulo, mapalapit ang ulo sa simento. Kasi pag tumindi pala sumakit yun, inuuntog. Dalawang anak mo nagsabi na napakasakit, hindi lang kaya. Kaya ang ginagawa nila, inuuntog nila sa simento yung kanilang ulo. So gaano kahirap yun? Ikaw na anak, ikaw na ang magulang, makita mo yung anak mo na ganyan kahirap ang dinadanas. Ano magiging dadami mo sa Panginoong Diyos? Now, Jesus loved Martha and her sister Mary and Lazarus. Mahal, tinanap natin, mahal ng Panginoong Kristo ang magkakapatid na ito. Pero bakit inayaan ng Panginoong Kristo na mangyari sa kanilang buhay ang ganitong bagay? May tugon naman ang Panginoon Diyos yan. A reply awaiting divine delays. Sabi doon, yet when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was two more days. Naghintay pa siya ng Panginoong Kristo, naghintay pa ng dalawang araw doon sa kanya kinalagyan. Samantalang pinagsabi niya, Panginoon, ang pinakamamahal niyo si Lazarus, may sakit. Eh tayo, di ba tayo pag inyong panabalitaan natin, Sister Mary, ganito, may sakit yung ano mo eh, yung inaanak mo. Di ba tayo nagkukumahog ka pumunta doon, kung saan may, kung sa bahay, sa ospital? Pero bakit ang Panginoong Kristo, hinintay pa niyang dalawang araw? Sa church na ito, alam ko maraming Martha na kung saan na maraming Martha na nagtsatsaga, namiminto sa Panginoon. At sa church na ito ay maraming ding Maria na tapat at sa mabuting gawain para sa Panginoon Diyos. At maraming ding Lazarus dito na nasa bingit ng kamatayan. At nag-iisa lang po dito ang Daniel Didote sa Lugos. Walang kakambal yun, nag-iisa lang yun. Kung ating papag-isipin, bakit naghintay pa ang Panginoon samantalang sinabi niya, sinasabi sa Biblia, mahal ng Panginoon ang magkakapatid nito, bakit pa siya naghintay? Bakit hindi siya agad pumunta doon at tinugunan ang panawagan ng magkakapatid na ito? Ano ang naging reaksyon natin sa mga ganyang mga panalangin natin na nade-delay? Ano ang reaksyon natin? Masaya ba tayo? Unang gigigil? O naghihimoto? O nagtataka? O nagtatanong? Tingnan po natin ang isang uri ng reaksyon. Reaksyon ng pagkatalo. Eh hindi na tumugon ang Panginoon, ayaw mo na.
pulba ka na, retreat ka na. Ang sabi doon, their pleas have been unanswered and they were defeated, discouraged and distressed. Kasi ang sabi niya sa verse 23, Martha said, Lord, Martha, sabi ni Martha, if you had been here, kung narito ka lamang, Panginoon, hindi sana mamatay ang kapatid ko. Ganon din na sinabi ni Maria sa verse 23, Panginoon, kung narito ka, hindi sana mamatay ang kapatid ko. Tayo rin, may mga ganyan din panghimutok sa kalooban natin sa Panginoon Diyos. Panginoon, kung tinugon mo lang sana ang panalangin ko, sana hindi nangyari ang ganito. Panginoon, kung pinadala mo sa, kung natanggap ko agad yung nilulong puso ka pa niya, napagpapadala ko doon, sana buhay pa yung kapatid ko. Hindi ba nangyayari sa inyo yun? Ay, wala. Ito na sumagot. Hindi pa. So, hindi pa nangyayari sa inyo? Huwag yun na nga rin mangyari pa. Bakit? Sa kabila ng ganong pangyayari, para naging bini ang Panginoong Diyos. Ang isa namang kasagutan dito ay devotion. Dito natin sisikapin na sa kabila ng mga pangyayari sa buhay natin, para mapakinggan natin ay tahimik ang Diyos, hindi tumutugon ang Diyos, maglaan pa tayo ng panahon para sambahin siya at purihin. Kilalanin pa rin natin na siya pa rin ang Panginoon, hari ng mga hari. Siya pa rin ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Siya pa rin ang marunong sa lahat, siya pa rin ang pinakamalakas sa lahat, sapagkat siya ang dakilang Diyos na ating tagapagligtas. Nasabi doon, sabi ni Martha, Yes, Lord, and she told him, I believe that you are the Christ, the Son of God, who was to come out to this world. Ibig sabihin, Panginoon, sa kabila ng sitwasyon namin ito, naniniwala pa rin ako at nananalig na kayo pa rin si Kristo, ang anak ng Diyos na paparito at magiging tagapagligtas natin. Tayo, kaya, magagawa kaya natin yung sinabi ng magkapatid, Panginoon, kinikilala namin sa kabila ng sitwasyon namin, kayo pa rin ang kinikilala namin yung Panginoon na tagapagligtas. O baka umayaw na tayo. Ang isa pa pong reaksyon na makita natin sa pangkaraniwan ng kapamaranan, most Christian laws eat right here. Totoo po yan. They get mad at God when He doesn't do as they say. And they quit on Him. When this happens, people amiss the greatest of His miracles. May mga Kristiyano po na pagdating sa ganitong sitwasyon, baa, umaayaw na. Sinisisi na ang Diyos. Nagagalit na sa Diyos. Bakit ganito? Bakit ganyan? Hindi mo tinugon ang panalangin mo. Samantalang ako ay ganito naman. Kada Biyernes, andun ako sa gawain mo. Ganito na lang. Nagsisir ako. Nagbabagi ako. Bakit ganito? Ayoko na. Isa po ito sa reaksyon ng mga mananampalataya o ng tao. Nagagalit sila sa Panginoon Diyos. Lalo na yung panalangin nila na hindi tinutugon ng Diyos. Ayon doon sa gusto nila. Marami sa atin yan dito. Bato-bato sa langit at tamaan siya na nga. Di ba may mga panalangin tayo na hindi tinutugon ng Diyos? At kung tugunin man ang Panginoon ng Diyos, ay malalagay tayo sa langanin. Unang-una, kung tinutugon ng Diyos ang lahat ng panalangin nyo, lahat kayo ay milyonaryo na. Sinong ninalangin dito, Lord, paghirapin mo ko? Di wala. Di ba lahat panalangin, Panginoon, gawin niyo po akong isang milyonaryo. Gawin niyo po akong pinakamayaman na tao sa buong mundo. May mga panalangin pa tayo na, Panginoon, gusto ko po makatulong sa aking kapwa. Gumawa ka po ng paraan na maging, magkaroon ako ng sariling agency, employment agency. Di bakit hindi tinutukon ng Diyos? Kasi nakikita ng Diyos, pagdating ng panahon na meron ka ng sariling employment agency, ang lahat na pinasok mo ng mga tauhan, eh baka ikaw taga-kubrang sweldo nila. Pero ilalagay mo rin sa bangko nila. Para pag-uwi nila, meron silang mga gastos doon. Meron pa tayong mga panalangin ng Panginoon. Galit na galit ako sa tao yan. Alisin mo yan sa buhay ko. Maging sa trabaho, Panginoon. Gawin niyo akong kanang kamay sa aking trabaho. Gawin niyo mataas ang sweldo ko. Lahat, puro ano eh, pataas.
Wala naman na nangin, Panginoon, gawin mong bababa ang sweldo ko. Wala naman eh. Ang lahat ng manalangin natin ay puro personal satisfaction. Totoo po ba hindi? Masiyahan tayo. Panginoon, pagpalain niyo po ang church namin. Yan. Na makilala nila ako, na ako'y ganito. Personal. O, sinabi ng Panginoon, pagpalain niyo yung church ng Logos para magamit niyo kami sa pagsulong ng iyong karayan. Yun ang number one. Kasi ang panalangin, pag hindi tinutugon ng Diyos, nakaka-discourage talaga. Pero kung bukas ang ating isipan sa mga panalangin kung bakit hindi tinutugon ng Diyos, may paraan ng Diyos yan. God will never fail. Tanda mo natin, kailan man, ay hindi nabibigo ang Diyos. Sa kanyang mga panukala, sa kanyang mga plano sa ating buhay, kahit kailan man, hindi nabibigo ang Diyos. Bakit tayo nandito ngayon? Bakit kayong lahat ay tumanggap sa Panginoon Jesucristo? Kasi ito yung plano ng Diyos. Nabigo ba ang Diyos? Hello? Nabigo ba ang Diyos? Hindi. Ang katuparan ng pangako ng plano ng Diyos sa ating buhay, andito kayo. Sa mga katuwid, ang plano ng Panginoon Diyos, overall, lahat ang mga plano natin. May plano tayo na gusto naging milyonaryo, eh gusto ng Diyos maging maligtas ka muna. Paano? Sino ang mas makapangyarihan sa lahat? Ang tao o ang Diyos? Ang gusto ng Diyos ay mapanatag ang kaisipan mo, magkaroon ka ng kapayapaan. Kung ano, magkapera ka, kung ano, saan ka pumupunta, hindi naman nakabigay ng kapayapaan yun. Gastos lang. May problema ako, pupunta ako ng Abinyos. Pagdating mo doon, gastos lang. Bigyan nyo lang sa akin. Our duty is to wait on Him and believe until the answers come. Ang karapatan, ang patungkulan natin ay magtiwala lang sa Panginoon Diyos at maghintay. Huwag tayong mag-alboroto sa Panginoon Diyos. Kasi may paraan ng Panginoon. Ako, nawala na. Isa ito sa kapamaraanan ng Panginoon Diyos. May mga panahon na nangyayari sa ating buhay na wala tayong maisip kundi ang Diyos na lang. May mga pangyayari sa buhay natin na tayo namamangha. Uy, malalim Tagalog yun. Usang, kamangamangha pangyayari. Sabihin natin, palimbawa, yung tao ay nabuhay na maguli. Di ba kamangamangha yun? May mga pangyayari naman na nakakapanghilakbot o nakakatakot sa ating kapaligiran. Ang pagbuhay ng Panginoong Jesucristo kay Lazarus, hindi ito inaasahan ng lahat ng tao. It was unexpected. Hindi nila alam kung paano kumilos ang Panginoon. Samantalang panalangin ng Panginoon, kung narito ko sana, hindi mamatay ang anak kapatid ko. May paraan ng Diyos. Hindi doon sa gusto natin, hindi sa gusto nila magkakapatid, hindi. Ayon doon sa karunungan at kalooban ng Diyos. May paraan na mabubuan na matugunan ang kanilang mga panalangin. Lazarus was dead and everything expected them to stay that way. Ibig sabihin, alam nila patay na si Lazarus eh. Ang isip nila, andyan na yan sa loob ng libingan. Wala na tayong magagawa dyan. Ganyan tayo. Ano pa magagawa natin? Andyan na yan, patay na yan eh. Nung itinanong ni ng Panginoong Jesucristo ko sa magkapatid, nasaan si Lazarus? Sabi niya, Panginoon, 4 na araw ng patayan eh. Sino ba? Paano nga naman magubuhay? 4 na araw na yun. Alam niyo po sa Rabbinica writings, bakit po sinabi dyan 4 na araw? Kasi po yung 3 araw, ito pong tinitiyak nila na sinisigurado nila na yung tao ay patay na. Kaya sa pagdating ng 4 na araw, talagang patay na nga. Wala na talaga silang magagawa. Nung tinanong ng Panginoon, saan yung niligay? Doon po, Panginoon, pero 4 na araw na patay yan, mabaho na yan. Ang sabi ng Panginoon, nakita yung Panginoon sa isang pangyayari na ito, para pagdating pagsagot ng Panginoon, wala na tayong maisip kundi ang Panginoon.
Hindi na yung kapamaraanan ng tao, hindi na yung kalooban ng tao, hindi na yung gusto ng tao, kundi yung Panginoon na ang maiisip natin. Yung pagbuhay kay Lazarus, ay, it was unexpected. Hindi nila inaasahan yun na gano'n ang pagkilos ng Panginoon Diyos. Kaya mo, anong mga problema nyo na dinulog nyo sa Panginoon, na may inaasahan, na may sinabi kayo sa Panginoon, gusto ko mangyaring ganito, pero tinugon ng Panginoon Diyos, iba ang kapamaraanan. Nung araw na nalang, Panginoon, gusto ko makarating ng Canada. O, nakarating naman kayo dito, di ba? Sa Canada ka, eh. Madalas kayo dyan, eh. O kaya naman, nung nag-a-apply ka, nakapagbili ka ng placement fee, sinabihan ka ng employer mo, o lahat na maganda ka na, as palis ka na. Kailan po? O sa Canada. May Canada pa rin, kaya may daw nga lang sa Canada. Hindi mo kayo nakarating doon sa mga lugar na yun, nakarating naman kayo dito sa Kuwait na mas pinagpala kayo ng Panginoon Diyos. Una-una, kasama kayo lagi sa gawain ng Panginoon Diyos. Amen. Isang napakalaking blessing siya sa buhay ng bawat isa, narito kayo kada Friday. Na pagdating ng panahon, hindi lamang kayo nakaupo dyan, kundi taga-akay na kayo para may makaupo ng ibang tao dyan. At hindi lamang yan. Ang pangako ng Panginoon, manampalataya ka, ikaw ay maliligtas. At ang iyong buong sambayan. Hindi lang ikayo ang maliligtas, pati buong sambayan nyo, ililigtas din ng Panginoon Diyos. So hindi ba napakalaking pagpapala yun? Lihis doon sa hindi doon ayon sa ating kahilingan o panalangin. May paraan ang Diyos. Nung binuhay niya sila sa Lazarus, sino magsasabi noon? Na mabubuhay pang isang patay na patay na apat na araw doon sa libingan. Sino magsasabi? Sino umaasa noon? It was unprecedented. Hindi yung presidenta. It was unprecedented. Walang katulad. Yung ginawa ng Panginoon sa Kristo, wala pang tao na nagbuhay sa mga nagbuhay ng patay. Diyos lang ang makagawa noon. At ang isa pa po ay, it was unparalleled. Walang kahalintulad. Yung ginawa ng Panginoon sa Kristo sa buhay ni Lazarus, walang kahalintulad at walang kapares. May nabalitaan na ba kayo na tao ang nagbuhay ng patay? O patay ang binuhay? Pero marami tayong nababalitaan ng mga tao na buhay ay pinapatay. Hindi po ba? Ganyan ang tao. Eh, iba naman ang paraan ng Diyos. Kaya minsan sa ating mga panalangin, pag matagal natin pinapanalangin at hindi tinutugunan ng Diyos, nagtatampo tayo. Ayaw ko na. Kasi hindi pa natin, hindi po natin linintay ang pagkilos ng Panginoon Diyos kung paano siya tumugon. Sometimes God will make a move with God until God is the only explanation. Totoo po yan. Minsan po may pagkilos ang Diyos na wala na tayong ibang kapalma, ipapaliwanan kundi Diyos lang. Gaya ng pagbuhay niya kay Lazarus, babalikan po natin, walang ibang nakagawa noon kundi Diyos lang. Yung pagbabago ng buhay natin, sinong tao nagbago ng buhay mo? Binago ba ng kapwa mong tao ang buhay mo? Nakaya niya bang baguhin ang buhay mo o lalo lang ng kagulo-gulo ang buhay mo magmula nung lumapit siya sa iyo? Kaya ang nangyari, sinisisi pa natin yung tao. Kundi dahil sa'yo, hindi nagkalungulo ko buhay ko. Kaya nga marami tayong kapamaraanan na gusto natin sana mabago buhay natin. Oh, hindi na ako inom ng alak. Hanggat wala. Hindi na ako maninigarilyo. Pagkatapos kumain, nagsindi ng sigarilyo. Sarap! Hindi na ako magmumura. Ay, nasanggi lang. Naku, lahat na si Charon nangata na. Ang gagawin ko ay, lagi na ako magsisimba para mapalapit ako sa Diyos.
Kapag Friday wala, part-time mo na. So, paano kayo naging nabago? Anong ginawa ng tao sa inyo? O pinalala lang ng tao ang sitwasyon ng buhay mo? Ang ginawa ng tao ay ganito. Makinig ka, gawin mo kung kaya mo. Ang Diyos, iba naman. Siya mismo gumagawa, ang kapamaraanan ng tao ay puro panlabas. Sa labas lang nag-umpisa. Kaya ang tao ngayon, nababago panandalian lang. Tingnan po natin ang rehabilitation center sa mga kulungan. Sinong pusakal na magnanakaw ang binago ng binangguan? Wala. Lalo lang lumala. Nagbabago siya doon, nagpabait-bait lang para makalabas, makaparol. Pero salamat sa Panginoon Diyos, dahil sa mga kulungan na yan, marami na rin mga lingkod ang ginagamit ng Panginoon Diyos doon sa Bilibid Prison. At marami na rin taga-Bilibid Prison na ngayon ay nangangaral ng salita ng Diyos. May mga ministeryo doon ang malaking iglesia sa loob ng kulungan na yon para ipahagi ang mabuting balita ng kaligtasan at nagtuturo. Mayroon silang mga Bible school doon sa loob ng kulungan. Tingnan mo kapamanan ng Panginoon Diyos. Sino mag-aakala na yung New Bilibid Prison ay magkaroon ng Bible school? Sa loob mismo. May isang pong pangyayari na may isang prisoner na sa death row na. Pinupunta doon ng grupo eh, pinanong dyan lagi yung pastor na nakabarong. Sabi niya, yabang naman ang pastor to, pabarong-barong pa. Pag lumapit sa akin niya, gilitan ng saligin. Yan ang sabi niya, patutuon niya. Kasi siya, ang katabuhay niya, sabi niya, pag ang manok pinapatay ko, hinahabol ko. Pag ang tao pinapatay ko, papatayin ko, pinapalapit ko sa akin. Ganon, katindi ang buhay ng tao. Ngayon, naborn again yun. Sa pamagitan niya, lagi niya nakikita yung pastor ngayon ng kabarong na naiyayabangan siya. Kung dating doon sa Bilibid Prison, yan, kikita niya pastor eh. Nagmamak ng CR, nagpukulot, nagwawalis ng sahig, nagsasalansan ng bangko. Nagtanong-tanong, sino ba yan? Ngayon, pastor namin. Pastor niyo, bakit naglilis ng CR? Ibagay niya paglilingkod yan sa Panginoon Diyos. So, madalit sabi, naborn again. Ngayon po ay nakarating ng ibang bansa na nangangaral na salita ng Diyos. Minsan po nag-picnic sila sa isang beach resort, swimming pool, eh maraming tao, wala silang pwesto. So ang ginawa po niya, instinct din ba, yung wisdom, umakit sa diving board, pinubad yung damit niya, pinakita ng tao, jari, ang katawan. Eh, sino ba namang hindi matatakot doon eh? Diyan yung nakita mo eh, diyan yung katawan, isang mantarang ikaw, ang ganda-ganda ng buhay mo. Nag-alisa ngayon yung mga tao. Enjoy nila ngayon, grupo nila yung nag-enjoy na swimming pool. Kaya yun ang wisdom. Ito po sa katawan ni Joe Balais. Naging kasama po yun ni Pastor Butch Conde. Sipo mo yun, death row na, na-board again pa. Ganun ka, ganun ang kapamaraanan ng Panginoon. Ngayon, balikan ko. Paano kayo binago ng tao? O pinalala lang ng tao ang sitwasyon nyo? Ang pagbago ng tao, ang pagtulong sa atin ng tao ay pansamantala lang at kadalasan ay puro panlabas. Pag kumilos, ang banal na espiritu ay sa loob natin. Panloob ang panloob agad ang tinutulungan ng banal na espiritu sa atin. Para yung pangkilos natin na panlabas ay makikita mula sa loob. Kaya unti-unting nababago kayo. Tayo. Nung araw, marami sa atin dito, lasinggero. Nung araw, marami sa atin hindi gumagawa ng maganda. Ngayon, puro na kayong magaganda. At puro na kayong mga gwapo. Mga kalaki yan, pagpanang pa kayo, kadal mga gwapo kayo. Pangalawa kayo lahat sa akin, ha? Sometimes God will move until God is the only explanation. Ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay, hindi sa labas, sa loob. Yung puso agad natin ang doon kumikilos ang Panginoon Diyos. Kaya magmula sa puso natin, unti-unting lumalabas yung magagandang asal. Hindi ba dati, wala naman tayo pakalan sa kapwa natin, eh bahala kayo dyan. Eh ngayon, meron tayong pagmamalasakit sa ating kapwa. Lord, sana sila rin ang maging Kristiyano. Lord, sana rin sila mga pangalan nila ay may sulat din sa kutang buhay.
Eh, nung araw na tayo, ang tayong pakialam eh. Buhay mo, edi, iyo yan. Sabi nga ng mga kasabihan eh, di buntot mo, hilahin mo. Eh, ngayon, iba na. Pati sa ibang tao, meron tayong pagmamalasakit. Kasi alam natin na pagdating ng panahon, sisingilin din sa atin ng Panginoong Diyos. Ito pang isang kapamaraanan ng Panginoong Diyos na napakahirap ipaliwanag. Ito yung The Miracle Baby. Sino na po nakabasa ng balitang ito? Ito pong batang ito ay diniklara na ng doktor na patay. Diniklara na ng doktor na patay. Ngunit, ang ina ay ayaw pumayag. Hindi matanggap ng ina na patay na ang kanyang anak. So, ang ginawa nila, at madali sabi, nung nagpaalam na sila, eh, dinala na sa morgue yung bata, doon na nakalagay, nakalagay sa prison. Nung sila po yung mag-asawa na ito ay paalis na, siyempre, yung tinatawag ba natin yung huling, ano, huling paalam? Nung hinawakan ng babae, yung kanyang anak, naramdaman niya parang buhay. Isipin mo kung gaano kahirap sa isang bagong silang na bata ilalagay sa freezer. Kung buhay siya sa labas, doon sa freezer, tsak, magiging yelo siya. Gaano kahirap yun? Pero dahil kumilos ang Panginoon Diyos, walang imposible. Ganon din ang sitwasyon natin. Walang imposible sa sitwasyon natin sa harapan ng Panginoon Diyos. Kung sa kasabihan nga sa mga kasalitang kaliyan, chicken feed lang yan sa Panginoon. Sisiw lang yan. Tayo lang ang pagkalaki ng problema natin. Sipin mo, patay na buhay. Si Lazarus na maapat na araw na patay, na binuhay ng Panginoon. Gaano pa yan ang problema niyong kakapiranggot lang? Ang problema lang sa atin, pag may dumating na problema, subsub na tayo doon sa problema. Hindi na natin maiangat ang ating mga ulo para purihin at pasalamatan ng Panginoon Diyos. Puro pagtatanong na, puro pagreklamo na sa Panginoon Diyos. Panginoon, bakit nangyari ito? Bakit hindi pa sa kanila? Kami na naman nakita mo, Panginoon, wala na nga kami, tapos ganyan pa mangyayari sa buhay namin. Hindi dapat ganyan. Itaas lagi natin, doon sa reaction, dapat andun tayo sa devotion para sa Panginoon Diyos. Panginoon, ano man mangyayari sa sitwasyon namin ito, hindi kami nag-ala sapagkat kasama ka namin. Dahil ang pangako niyo, Panginoon, hindi niyo po kami iiwanan, hindi niyo kami pababayaan. Ang problema namin sa inisip natin ay iniwanan na tayo ng Panginoon Diyos. Kaya hindi tinutubon ang ating mga panalangin. Sinabi po ulit ng Panginoon, sinabi po ng Panginoon kay Martha at kay Mary. Jesus said to her, did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? Kung kayo ay mananalig, makikita natin ang kadakilaan ng Diyos. Ang problema, sa kaunting problema, pinoproblema natin yung problema. Hayaan natin na yung problema ang mga problema sa atin. Bang mahirap yun ah. Sabihin na siguro ng problema, ayoko na sa'yo. O, di magpasalamat tayo kung ayaw na sa atin ng problema. Ay, payapa ng loob natin, wala tayong problema. Tatay din yan. Kaya sabi nga eh, masasanay din kami dyan. Sanay na kami sa problema. Hanggang kailan kayong masasanay sa problema? Tayong lahat ay tinipon dito ng Diyos upang makita sa atin ang kadakilaan ng Panginoon, ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kapurian. Hindi sa pamagitan ng pagsubsob natin doon sa problema, kundi sa pagtapak natin sa problema sa ating buhay. Gaya po nakarang ko preaching, the hidden blessings of the storms of life. Huwag tayo doon lagi sa sinasalpok tayo ng alon, na tinatabunan tayo ng alon ng problema. Gawin natin, tinatapakan natin o naglalakad tayo sa ibabaw ng problema. Bakit tayo nalulugmok sa problema? Kasi inaalis natin ang focus ng ating buhay doon sa Panginoon Diyos na may kapangyarihan at kakayahan na lutasin ang ating mga problema. Mas gusto natin lalo sa pera taas, gusto natin lumapit sa 5-6 kaysa doon sa Panginoon Jesu Kristo.
Pare-pareho lang tayo pag lumalapit ka sa Catholics, pare-pareho lang tayo. Hindi kayo nag-iisa. Hindi pala. Di, totoo po ito. Huwag ka namang sitwasyon na pamumuhay natin. Huwag natin alisin ang focus ng ating buhay sa Panginoong Diyos. Sapagkat ang Diyos natin ay omnipotent. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos natin ay omniscient. Ang Diyos natin ay marunong sa lahat. At ang Diyos natin ay omnipresent. Ang Diyos natin ay suma sa lahat. Kaya bago pa man dumating sa buhay niyo, at ano man ang buhay niyo, alam na yan ang Diyos. Dadanasin na natin yan. Kaya sabi kanina sa Hebrews, chapter 12, verse 1 to 3, let us fix our eyes on the Lord Jesus Christ, who is the author and the finisher of our faith. Doon lang natin ituon sa Panginoong Kristo ang ating pananampalataya. Sapagkat siya ang may akda ang nagpapasakdal ng ating pananampalataya. Huwag natin ituon sa tao. Kasi ang tao ay may kahinaan. Ang tao minsan ay kadalasan ay nagkakamali rin. Pero pag ang focus natin ay sa Diyos, sigurado yan, 99.9, hindi talaga tayo maliligaw. Naisip ko nga po na may isa pong awitin, hindi po ako kakanta. Ngayon, kung gusto niyo, hindi, pwede rin. May isa pong awitin na ito pong lagi kong minimeditate pag nakukuha na sa sitwasyon na hindi ko, feeling ko po ay hindi maganda. Itong kantang ito ay huyano po sa Tagalog ay lagi tayo sa presensya ng Panginoon Diyos. Kaya ang gagawin naman natin ay lagi tayong tumingin sa Panginoon Diyos at lagi tayong maghintay sa Panginoon Diyos. Kasi alam ng Diyos kung ano ang buhay mo, ang naging buhay mo, ang buhay mo ngayon at ang magiging buhay mo, alam ng Diyos yan. Kaya yung mga tao, tayong mga tao, hindi natin alam ang magiging buhay ng buhay isa sa atin. Kung bukas pa ka lumabay, kung andito pa tayo sa Kuwait o sa Australia na, amen. Hindi natin alam. Pero ang Diyos, alam ng Diyos yan. Kung hanggang kayo lang tayo dito sa Kuwait, kaya nga, desire ng puso ko, ito ang desire ng puso ko, na lahat kayo ay matuto sa gawain ng Panginoon Diyos, na lahat kayo ay matuto sa mga pagdating sa salvation, para pagdating ng panahon, kayo naman ang nag-aakay ng tao papunta sa gawain ng Panginoon Diyos. Na pagdating ng panahon, sila naman ang darating ang mag-aakay ng mga tao papunta rin sa kariyan ng Diyos. Ito ang desire ng puso ko. Kaya nga, lagi kong pinapanalangin na mabigyan ako ng karunungan ng Diyos kung paano yung mga tamang salita na maibahagi ko sa inyo para mapalakas kayo. Ang tao, kasi minsan, pag nawala na ng ruba, para bang problema, napakabigat ka. Ruba pa lang yun. Paano kung 1 kg? Sa harapan ng Diyos, hindi problema yan. Sa sitwasyon natin na may naman na lalo na yung kinalaman ang mahal natin sa buhay, dyan tayo minsan na albor na kinakapos. Dyan minsan nasisira ang ating disposisyon. Ano ngayon? Dito ko po ay... Dito ko po isasara. Sabi ko doon sa isang awitin, you are forever in my life. You see me through all the seasons. Ibig sabihin, sa lahat ng sitwasyon ng pagmumuhay natin, sa lahat ng kalagayan natin sa pamumuhay, tutulungan ka ng Panginoon Diyos na lahat yan ay malalagpasan mo. Hindi ka iiwanan ng Panginoon Diyos. So ganoon ang magiging buhay natin sa harapan ng Panginoon. Inulit ko, anuman ang sitwasyon ng ating pamumuhay, huwag na huwag nating alisin ang focus ng ating buhay sa harapan sa Panginoon Diyos. Gaya ng nasabi ka na natin yun, and my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Ano bang kailangan mo sa Panginoon? Ano ang inihiling mo sa Panginoon Diyos na matagal nang hindi tinutugon? Matagal mo nang hindi tinutugon pero parang pakiwari mo ay hindi tinutugon ng Panginoon Diyos. O ano ngayon ang inihiling mo sa Panginoon Diyos na nais mong tugunin ng Panginoon? Anong kailangan mo sa araw na ito? Meron ang Diyos niyan. Ang kailangan mo lang ay unang hakbang para lumapit sa Panginoon Diyos.
At kung naidulog mo na sa Panginoon Diyos ang hinaing ng puso mo, maghintay ka. Huwag tayong mag-apura. Kasi may tamang paraan, panahon ang Panginoon Diyos. Ang lahat ng manalangin natin ay tutugunin ng Diyos ayon sa kanyang kalooban at ayon sa kanyang kapamaraanan. Hindi doon sa ayon sa gusto natin. Lahat ng kahilingan natin, dinidinig yan ng Diyos. Wala tayong panalangin na hindi dinidinig ng Diyos. Lahat yan dinidinig ng Diyos. Lamang ang pagtugon ng Diyos, tandaan natin yung huli ko, may tamang panahon, may tamang kapamaraanan ang Panginoon Diyos. Hindi doon sa ayon sa gusto natin. Kahit sabihin natin na tayo pa ang pinakamabait na Kristiyano sa ibabaw ng mundong ito, may paraan pa rin ng Diyos sa pagtugon ng ating mga panalangin. Kahit ikaw man ang pinakamasamang Kristiyano sa ibabaw ng mundong ito, antayin mo ang pagtugon ng Diyos sa iyong mga panalangin. Lahat ng panalangin natin ay tinutugon ng Panginoon Diyos. Bagamat minsan, ito ay parang tahimik at naantala ng conflict. Tandaan natin, ang Diyos natin, sa lahat ng sandali ng ating buhay, ay mabuti siyang Diyos. Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pagpupuyan. Ngayon, ito ang panawagan ko sa inyo. Ano ang hinihiling niyo sa Panginoon Diyos na nais niyong dalhin natin sa panalangin? Sino ang may kahilingan sa Panginoon Diyos sa araw na ito na nais niyong dalhin natin sa panalangin? Wala kayong mga prayer request? Taas ang kamay. Sino ang may mga panalangin na nais niyong dalhin sa harapan ng Panginoon Diyos? Yung mga personal niyong panalangin, yung pampamilya niyong panalangin. Dalhin natin sa harapan ng Panginoon Diyos. Sama-sama po tayo manalangin. Tinatawag ko po yung mga nagtas na kamay dito po sa harapan para maipakita natin na ilifak natin sa panalangin ang ating mga problema. Tinatawag ko po dito sa harapan. Diyan po tayo, diyan po tayo. Alam ko, may mga narito na ang problema tungkol sa kanilang trabaho, kanilang visa, pampamilya, pampersonal. Lahat yan ay alam ng Diyos. Hindi yan naliligid sa Panginoon Diyos. At wala tayong maitatago sa Panginoon Diyos. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, sa tanging Ama, nagpapasalamat po kami sa kabutihan niyo po sa aming Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon Diyos, sa pangalan ko na yung bugtong anak namin, Panginoon sa Kristo. Panginoon, narito ang mga puso, Panginoon, na may mga kahilingan sa inyo, may mga hinaing sa inyo. Panginoon, pansarili, pampersonal, pampamilya, Panginoon, sa lahat aspeto ng aming pamumuhay, Panginoon, dinggin niyo po at tugunin ang aming mga panalangin ayon sa inyong kapamaraanan at ayon sa inyong kalooban. Panginoon, abutin niyo po ang bawat isa sa amin po, Panginoon. Panginoon, sa kalagayan namin ito, nanais po namin, Panginoon, maranasan ang pagkilos ng iyong kapangyarihan sa aming buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na huwag namin alisin ang aming focus ng aming buhay sa iyo, kundi manatiling, Panginoon, kahit anumang sitwasyon ng aming pamumuhay, sa inyo lamang at tanging sa inyo lamang po, Panginoon sa Kristo. Panginoon, ang pangako niyo, hindi niyo po kami iiwanan, hindi niyo po kami papabayaan po, Panginoon. Pinangawakan po namin ito, Panginoon Diyos, katulad, Panginoon, ginawa niyo kay Lazarus, Panginoon. Binuhay niyo, Panginoon, si Lazarus, buhay niyo, Panginoon, ang pag-asa sa aming buhay po, Panginoon. Ilagay niyo kami, Panginoon, sa inyong magkalakitan, sa presensya niyong Panginoon, at sakupin niyo po kami ng inyong kapangyarihan po, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, tanging sa inyo lamang po, Panginoon Diyos, masumpuhan namin ang tunay na kapayapaan at kapanatagan ng kalooban. Tanging sa inyo lamang po namin, masumpuhan po, Panginoon Diyos, ang kasagutan ng aming mga hinaing ng aming puso po, Panginoon. Panginoon, gaya ng inyong sinabi, iangat niyo kami sa kalalagayan niyo po ito at ilagay niyo po kami sa isang matibay at matatag na bato, Panginoon, yung bato ng kaligtasan namin ng aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, salamat po sa biyaya niyo. Salamat po, Panginoon, sa mga kahabagan niyo po sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa mga pangako niyo na nagsisilbing kalakasan po ng aming buhay, espiritual po, Panginoon.
Salamat po Diyos sa lubos nito kung saan, Panginoon, naging kabahagi kami, Panginoon, sa pagpalawak na inyong karya. Abutin niyo kami, Panginoon Diyos, sa sitwasyon namin ito. Hawakan niyo po kami, Panginoon Diyos, at ilagay niyo kami, Panginoon, ayon sa inyong kalooban kung saan po kami dapat lumagay po, Panginoon. Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na malayo sa aming piling, anuman po ang sitwasyon nila, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa inyo, Panginoon Diyos, sapagkat mas marunong pa kayo, Panginoon, kaysa sa amin po, Panginoon. Alam niyo, Panginoon, ang higit na mas nakakabuti sa amin po, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay. Totoo po, Panginoon, inaamin na ang lahat na ito ay pinahihintulutan yung mangyari upang matuto po kami magtiwala, tumingin sa inyo at manalig sa inyong kapangyarihan po, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, at dalangin din po namin sa inyong Ama. Hindi lamang po kami, Panginoon, ang maliligtas, kundi maging ang aming mga mahal sa buhay na walang relasyon sa inyo, ay bigyan niyo po ng pagkataon na sila rin po, Panginoon, ay magkaroon ng karapatan na maisulat at ng pangalan sa aklatang buhay po, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos, at pinasalamatan. Tanggapin niyong dakilang Diyos ang pinakamataas na papuri, pasalamat at pagluwal natin namin sa inyong dakilang pangalan, sa pangalan po ng Panginoong Kristo. Amen. And amen. And amen.